po si Ruto Gutierrez. At ang guest natin ngayon, napaka-sexy and kaibigan ko na mahilig maghula hoop these days. Ladies and gentlemen, Miss Sunshine Cruz. Hi, Shai! Magandang araw. Hi, Rupi! At sa lahat ng nanonood ngayon, magandang araw po sa inyo. Nako, Shine, ready ka na ba sa mga questions ko? Hindi! Kasi gusto kong tanongin, kung ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa ni Chucky Dreyfus? Bigla siya na buhay after 20 years, nagsalita siya na naging kayo. Nagulat ako about that. Yes, he courted. Maybe there are guys na parang, I think pag nanligaw, tapos matagal silang nanligaw, ang feeling nila MU na or mag-un na kami. Hindi naman sa pag-iinarte yung ginawa ko, but people need to know that I have 3 girls. And it is never right na bigla na lang merong lalaki na sasabihin sa national TV na naging kayo. That's why I told nga my kids na, anak, ang dami nagsabi sa akin ng arte ko daw, dati naman ako sexy star, bakit ako nag-inarte na ganun. But, you know, kailangan mong ilaban ang isang bagay, lalo na hindi totoo. So for the record, Shine, never naging kayo ni Chucky Dreyfus. Hindi, nanligaw lang siya sa akin. Nag-apologize ba siya after all of this happened? Dinidead mo niya ako, sinzoned lang ako. Lalabas naman at lalabas ang katotohanan, di ba? Siyempre, tao rin naman ako, nasaktan ako dun sa mga comment ng tao na I know I don't deserve. Pag-usapan naman natin siya ng ex mo na si Cesar Montano, and I heard that lately, okay na kayo in terms of taking care of the kids? This year, nagkaroon na siya ng participation. Mas may participation siya sa mga bata. They are in touch. Minsan magkasama pa silang nagsisimba. So sabi ko naman sa mga bata, kung ano man yung mga nangyari noon, hindi naman ibig sabihin noon ay hindi na kayo mahal ng tatay niyo. Kahit anong mangyari, tatay niyo pa rin yan. May kanya-kanyang buhay na kami. Annulled naman na kami ni Cesar. May ibang buhay na siya. And same as with us. Ang importante talaga dito, yung kaligayahan talaga at kapakanan ng mga anak. And I remember, nang debut ni Angelina, pumunta pa siya at nagbigay ng gift, di ba? Mas pinili niya na hindi na lang pumasok. Siguro para iwas na lang din sa intriga. Shine, alam mo, with everything na pinagdaanan mo kay Cesar, I remember nung nagbalik showbiz ka, sinabi mong walang-wala kang pera. Paano ka nakabangon sa nangyari sa inyo, yung sa paghihiwalay nyo? Wala naman kasing ibang sasandalan yung tatlong mga anak ko, kundi ako lang. Pag pinakita ko na weak ako, mahina ako, panghihinaan din sila ng loob. Kailangan talaga magpakananay, tibayan ko yung kalooban ko. Yes, nag-iiyak pa rin ako. There was a time na nalungkot ako ng sobra-sobra, pero binigyan ko ng expiration date yung pagdadalamhati at pagiging malungkot ko. Kasi hindi naman pwedeng habang buhay tayong gano'n, kawawa yung mga bata. So sila yung naging inspirasyon ko para makabangon, and I'm really very grateful to ABS-CBN. Kasi 1 week pa lang or 2 weeks nung nabalitaan ng ABS-CBN na hiwalay na ako, nagkaroon agad ako ng offer ng teleserye. Yun yung Dugong Buhay. That was 2013. Then after Dugong Buhay, nagdere-dere-derecho na ako. Kaya kahit pa paano, nagkaroon ako ng lakas ng loob, nagkaroon ako ng pera para mabuhay ko yung mga anak. And Shine, I'm so proud of you dahil you're a single working mom. Was there ever a time that your daughters asked you for any advice? Kailangan mag-advise ka ng tama. Kasi pag hinigpitan mo, magre-rebelde. Pag masyado kang maluwag, baka hindi rin maganda maging desisyon. Mm-hmm. Sabi ko nga, ayoko matulad kayo sa akin kung ano yung ginawa ko. Kaya nga sabi ko, mag-aral muna kayong mabuti. Tapusin yung pag-aaral ninyo, yung career. Sabi ko, nandyan lang yan, maghihintay yan, you're all talented naman.